Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni anime. Grabe fam, hindi pa pala natatapos ang aksyon at mga pasabog ni Oda sa chapter 1010. At ngayon nga ay si Luffy naman ang magpapakitang gilas. Siguradong katulad ko ay mas ma-hype pa kayo sa mas detalyadong full chapter video natin ito. Kaya wag na nating patagalin fam, simulan na natin! Sa cover page ay makikita natin si Pudding at ilang mga homies na nagpapatak ng eye drops sa kanilang mga mata. Naalala ko tuloy bigla si Sanji sa cover page nito. Sana'y si Sanji naman ang bigyan ng pagkakataon ni Oda na magpakitang gilas sa susunod na chapter. Nagsimula ang chapter 1010 kung saan nagtapos ang chapter 1009. Makikita natin si Big Mom na humihingi ng saklolo kay Zeus habang patuloy ang kanyang pagbagsak pababa sa dagat mula sa lumilipad na isla ng Onigashima. Mapapansing ang mga homies ni Big Mom ay hindi pa din makagawa ng aksyon dahil sa ginagawang pagpigil sa kanila ng mga supernova. Si Zeus ay nananatiling nakakulong sa bakal na kahon na ginawa ni Kid, samantalang si Prometheus naman ay patuloy na hinahati sa pirapiraso ni Zoro, nang sa gayon ay hindi nito mabuo ang kanyang sarili at makaalis para tulungan si Big Mom. Kapansin-pansin fam na patuloy pa din ang pagdurugo ni Zoro mula sa kanyang bibig, na resulta nga ng pinsalang kanyang tinanggap mula sa pagsalag niya sa pinagsamang atake ni Nakaido at Big Mom. Makikita din ang fatig o labis na pagod sa katawan ni Zoro dahil sa walang patid na pakikipaglaban nito sa mga emperor. Biglang nagsalita si Law at sinabing sadyang baliw itong si Zoro at hindi na siya magtataka kung ang lahat ng buto sa katawan nito ngayon ay bali-bali na. Tamang sinabing ito ni Law fam, dahil kung matatandaan nyo ay isa talaga si Zoro sa pinakamakukunat na miyembro ng Straw Hats. Nasaksihan na natin ang pagiging matibay ni Zoro nang indahin nito ang labis na sakit noong inilipat sa kanya ni Kuma ang lahat ng pinsala na tinamo ni Luffy mula sa pakikipaglaban niya kay Ors at Moria sa Thriller Bark Arc. Kahit natadtad na ng napakadaming sugat ang buong katawan ni Zoro, ay nagawa niya pa ding mabuhay sa kabila ng pagtanggap niya ng lahat ng sakit na nararamdaman ni Luffy sa mga oras na yon. Talagang nakakabilib ito fam, lalo na't wala namang taglay na devil fruit itong si Zoro. Lumipat naman ang eksena kay Nakaido at Luffy. Kapansin-pansin na ang katawan ni Luffy ay kasalukuyang nakalugmok sa lupa at makikita natin na ang mga mata niya ay purong puti na at tila ba nawala na ito ng malay. Mukhang natalo na si Luffy sa naging pagharap nila ni Kaido fam. Makikita naman natin si Kaido na nanonood sa naging resulta ng inkwentro ni Big Mom laban sa mga supernova. Biglang nagsalita si Kaido at sinabing talagang nakakahiya itong nangyari kay Big Mom dahil sa huli ay palagi itong nangangailangan ng tulong. Pagkatapos masabi ito ni Kaido, ay iniutos nito kay Zoro na pakawalan si Prometheus, nang sa gayon ay masaklolohan niya si Big Mom. Kapansin-pansin na sa pagkakataong ito ay tinawag niyang Pirate Hunter si Zoro. Sa puntong ito ay biglang sinugod ni Kaido si Zoro na siya namang ikinagulat ng swordsman. Munti ka na sanang mapuruhan itong si Zoro, subalit sa oras na matatamaan na sana siya ng atake ni Kaido, ay biglang ginamit ni Law ang kanyang ability upang i-teleport si Zoro at ilipat sa kanyang pwesto. Ngayon nga ay si Law na ang kaharap ni Kaido at dito ginamit ni Law ang kanyang technique na injection shot. Matagumpay na tumama ang atake nito at makikita natin ang espada ni Law na nakatusok sa leg ni Kaido. Hindi natin masabi fam kung gaano kalaki ang pinsala na naidulot ng ataking ito ni Law, pero mapapansin naman na may lumabas na dugo sa bibig ni Kaido matapos siyang matamaan ng injection shot ni Law. Mukhang nainis si Kaido sa mga nangyari at sinabi nitong ang devil fruit ability ni Law ay talagang mapanganib. Dito na nga biglang nag-counter attack si Kaido at ginamit ang kanyang sandata para atakihin si Law. Dinepensahan naman ni Law ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng isang bagong teknik na tinawag niyang curtain.
Subalit halos walang naging epekto ang ginawang ito ni Law at napalipad pa din siya ng atake ni Kaido. Dahil nga sa ginawang ito ni Kaido, ay matagumpay na nakatakas ang mga homies ni Big Mom na sina Prometheus at Napoleon. Sa sunod na panel ay kinausap ni Zoro si Law at ipinakita ang kanyang pagtutol sa ginawa nitong pagpalit ng kanilang pwesto. Sinabi ni Zoro na dahil sa ginawang ito ni Law ay nakawala si Prometheus at ngayon nga ay ililigtas na nito si Big Mom. Sumagot naman si Law at sinabing kung ang kapalit ng pagtatagumpay ng kanilang strategy na mapaghiwalay si Kaido at Big Mom ay ang buhay ng isa sa kanyang mga kasama, di bale na lang na pumalpak ang kanilang plano. Nagsalita naman si Kid at sinabing naging matagumpay naman daw ang kanilang plano dahil ngayon ay maghihiwalay na si Kaido at Big Mom. Pagkatapos na masabi ito ni Kid ay agad silang nagpunta ni Killer sa direksyon kung saan nila pinatalsik si Big Mom. Mapapansin ang napakadaming bakal na bumubuntot sa likuran ni Kid at Killer habang tumatakbo ang mga ito. Tinawag ni Zoro si Kid at Killer habang papalayo ang mga ito na para bang nag-aalala siya sa kanyang mga kasamang supernova dahil silang dalawa na ngayon ang magiging in charge sa pagharap kay Big Mom. Lumipat naman ang eksena kay Big Mom at sa kanyang mga homies. Sayang fam dahil konting-konti na lang sana ay mahuhulog na ng tuluyan sa dagat si Big Mom. Subalit sa huling sandali ay dumating sina Prometheus at Napoleon upang saklolohan ito. Ngayon nga ay makikita na natin itong si Big Mom na nakasakay kay Prometheus. Pinuri ni Big Mom si Prometheus dahil sa ginawa nitong pagsagip sa kanya at pagkatapos ay sinabing walang kwenta si Zeus. Sumang-ayon naman dito si Prometheus at sinabing kahit dati pa ay talagang pabigat na si Zeus. Dito na nga natin makikita fam na may hiniling si Prometheus kay Big Mom, subalit hindi in-reveal kung ano ba ang kahilingang ito. Lumipat naman ang eksena kina Kid at Killer na ngayon ay nasa hangganan ng isla sa direksyon kung nasan si Big Mom. Dito ay napansin ng dalawa na may kakaibang nangyayari sa mga ulap at tila ba nagkukumpulan ng mga ito. Naku fam, mukhang papalitan na ata ni Big Mom si Zeus at baka gumawa ito ng bagong ulap na homie. Siguradong malulungkot si Zeus nito fam, pero good news pa rin ito dahil kung magkatotoo man ang ating hinala ay tuluyan nang mapupunta si Zeus kay Nami. Pagkatapos nito ay biglang lumipat ang eksena pabalik sa tuktok ng Skull Dome. Makikitang nakatitig si Kaido sa mukha ni Luffy. Napatawa siya at sinabing katulad noong unang beses niyang pinabagsak si Luffy ay patuloy itong tumititig ng masama sa kanya sa kabila ng pagkawala nito ng malay. Tinanong ni Kaido kung ano ang uunahin niyang tanggalin sa katawan ni Luffy, kung uunahin niya bang basagin ang mata, utak o ang puso ni Straw Hat. Ipinakita naman ang pag-uusap ni Zoro at Law sa sunod na panel. Dito ay sinabi ni Zoro na ang susunod niyang gagawin ay ang kanyang magiging huling pag-atake kay Kaido. Sinabi ni Zoro na kung hindi niya pa ito todo ang kanyang sunod na atake ay masasayang niya lang ang kanyang natitirang nakas. Dagdag pa ni Zoro, kapag hindi gumana ang ataking ito, ay siguradong papatayin na siya ni Kaido, kaya si Law na ang bahala pagkatapos nito. Pagkatapos na masabi ito ni Zoro ay tinawag niya ang atensyon ni Kaido. Sinabi niya na ang individual na nakalugmok sa lupa ay ang kanyang kapitan, at kung gusto niyang tabusin ito, ay kailangan niya munang patayin si Zoro. Nag-umpisang mabaluta ng matinding haki ang espada ni Zoro na tila ba nag-aapoy ang mga ito. Sa puntong ito na nga inactivate ni Zoro ang Asura kung saan makikita ang maitim na espiritu ng Asura na nasa likod ni Zoro at naging tatlo na ang kanyang katawan. Dito na nga ginamit ni Zoro ang kanyang bagong teknik na Nine Sword Style Demon Spirit Asura Drawn Sword Playing with Death upang atakihin si Kaido. Napasigaw si Kaido sa tindi ng tinanggap niyang atake mula kay Zoro. Napakabilis ng bagong teknik na ito fam. Dahil hindi na nakagalaw pa si Kaido sa kanyang kinatatayuan upang umiwas o kahit salagin man lang ang ataking ito ni Zoro. Sa puntong ito ay nasa bandang likod na ni Kaido si Zoro, samantalang si Kaido naman ay nananatili pa ding nakatayo. Makikita ang isang malaking sugat sa dibdib ni Kaido. Kapansin-pansin na ang sugat na ito ay pababa sa kanyang tiyan, nakapareho ng sugat na iniwan ni Mihawk kay Zoro. Makikita din natin na madaming lumabas na dugo sa bibig ni Kaido pagkatapos na matanggap nito ang atake ni Zoro. Bakas sa mukha ni Kaido ang labis na pagkagulat. Dito ay hindi makapaniwala si Kaido sa kanyang nasaksihan.
Tinanong nito si Zoro kung posible din ba na marunong din siyang gumamit ng Conqueror's Haki. Nagtaka naman si Zoro sa tanong na ito ni Kaido at sinabing ano bang pinagsasasabi ni Kaido. Sinabi ni Zoro na wala din siyang ideya kung ano bang nangyari. Dagdag pa nito ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa ataking yon. Sayang lang talaga dahil hindi nito napatumba si Kaido. Sumagot naman si Kaido at sinabing mas matindi pa ang kanyang nagawa kumpara sa inaasahan ni Kaido dahil ang sugat na ibinigay sa kanya ni Zoro ay mananatili sa kanyang katawan katulad ng sugat na nakuha niya kay Oden. Pagkatapos nga nito ay tuluyan nang bumagsak si Zoro sa lupa dahil sa naubos na nga ang lakas nito sa ginawa niyang pag-atake. Nagsalita si Kaido at sinabing totoong nakakainis ang bagong henerasyon na ito. Sa puntong ito nga ay naghanda na si Kaido para tapusin si Zoro. Napasigaw naman si Law at sinabing tumakbo na palayo si Zoro upang makaiwas sa gagawing pag-atake ni Kaido. Sumagot si Kaido at sinabing huwag na nilang subukang tumakbo. Papunta na sana si Law para protektahan si Zoro, subalit pareho silang tinamaan ng Thunder Bagua ni Kaido. Makikita ang matinding pinsala na tinanggap ng dalawang supernova mula sa ataking ito ni Kaido. Nako Zoro, kanina pa nga bali-bali ang mga buto mo, tapos inubos mo na ang lahat ng lakas mo sa huli mong atake, tapos ngayon ay tatamaan ka pa ng Thunder Bagua ni Kaido. Grabe fam, nakakapag-alala talaga ang kalagayan ngayon ni Zoro. Pagkatapos nga ng ginawang pag-atake ni Kaido ay bigla itong nagsalita. Sinabi niya na sobra siyang nanghihinayang dahil kung sumama sana ang mga supernova sa kanya ay magkakasama sana nilang paghaharian ng buong mundo. Sa puntong ito ay biglang may narinig na boses si Kaido mula sa kanyang likuran. Makikita natin na si Luffy pa lang narinig ni Kaido. Sinabi ni Luffy na mahal nila ang mga samurai kaya hinding-hindi sila sasama kay Kaido. Dagdag pa nito, nakakatiyak siyang mapapabagsak niya din si Kaido. Sa pagkakataong ito na nga ay pinakita ang flashback ni Luffy noong panahong sumasailalim pa siya sa pagsasanay ni Yogoro sa Udon Prison. Dito ay makikita natin ang parehong eksena kung saan sinasabi ni Yogoro na kailangang hayaan ni Luffy ang kanyang haki na dumaloy sa kanyang mga atake upang mapapasok niya ito sa loob ng kanyang kalaban at mapinsala ito mula sa loob ng katawan. Kapansin-pansin fam na nabanggit din dito ni Yogoro ang parehong mga kataga na sinabi ni Rayleigh kay Luffy na ang totoong potensyal ng haki ay namumukadkad o lumalabas lamang sa panahon ng krisis o sa harap ng malakas na kalaban. Pagkatapos ng flashback na ito ay bumalik na ulit ang eksena sa kasalukuyan. Sinabi ni Luffy na ang kanyang mga atake ay nananatiling mababaw at kulang sa lakas. Subalit pagkatapos ng huling atake sa kanya ni Kaido ay naiintindihan niya na sa wakas. Sinabi ni Luffy na dahil sa tinanggap niyang atake mula kay Kaido ay natuklasan niya na maaari din palang gamitin ang Conqueror's Haki upang ibalot ito sa kanyang sarili katulad ng paggamit sa Armament Haki. Natawa naman si Kaido sa sinabing ito ni Luffy. Sinabi ni Kaido na iilang mga individual lang sa mundo at tanging ang malalakas lamang ang may kakayahang makagawa nito. Dagdag pa ni Kaido ay dapat matagal nang namatay si Luffy. Pagkatapos nga na masabi ito, ay bigla nitong inatake si Luffy gamit ang kanyang sandata. Subalit bigla namang nawala si Luffy. Yun pala ay mabilis itong tumalon upang salubungin ang atake ni Kaido sa pamamagitan ng pagsipa. Grabe ang eksenang ito fam. Parang kagaya ito ng salpukan ni Roger at Whitebeard. Dahil makikita na bagaman hindi lumalapat ang paa ni Luffy sa sandata ni Kaido, ay nagawa niya pa din itong mapigilan. Kapansin-pansin din ang mga itim na kidlat na lumalabas sa pagtama ng kanilang atake. Kakaiba talaga ang mabilis na improvement ni Luffy sa isang laban fam. Parang ganito din ang nangyari nung magkasunod na naimbento ni Luffy ang Gear 2nd at Gear 3rd pagkatapos silang lampasuhin ni Rob Lucci at ng CP9 sa laban. Pagkatapos na matagumpay na mapigilan ang atake ni Kaido ay tumalon patalikod si Luffy at sa punto na lumapat ang mga paa nito sa lupa ay kaagad itong sumugod pabalik sa direksyon ni Kaido. Sa pagkakataong ito ay mapapansin ng mga itim na kidlat na lumalabas sa kanang kamaon ni Luffy na siya naman niyang ginamit upang suntukin si Kaido sa tiyan. Sa sobrang lakas nga nito fam ay tumiklop ang katawan ni Kaido kagaya ng normal na tao na nasusuntok sa sikmura. Sa kabila ng lakas ng tama ng ataking ito, ay nananatili pa ding hindi lumalapat ang kamaon ni Luffy sa mismong katawan ni Kaido.
Mapapansin din natin na muling sumuka ng dugo si Kaido matapos na matamaan ang suntok na ito ni Luffy. Ganun pa man ay hindi pa dito natatapos ang pag-rest back ni Luffy dahil sinundan niya pa ito ng isang napakatinding uppercut at katulad nga ng mga huling atake ni Luffy. Bagaman hindi lumalapat ang mismong kamao nito kay Kaido, ay kitang-kita pa din ang lakas ng impact nito na siya ngang nagpatalsik sa katawan ni Kaido pabagsak sa lupa. Grabe fam, parang naging malaboxing ang mga ataking ito ni Luffy. Bigla ko tuloy naalala si Ipo. Sobrang nagulat talaga ako fam sa lakas na ipinakita ni Luffy sa chapter nito. Hindi ko akalain na kaya niya itong gawin kay Kaido, lalo na't nung mag-umpisa ang chapter nito ay nakalugmok pa si Luffy sa lupa. Grabe ka talaga Oda, parang katumbas na ng madaming chapter ang nangyari ngayon sa 1010. Pagkatapos nga na manockdown ni Luffy si Kaido, ay makikita ang gulat na reaksyon ni Law na sinasabing hindi man lang daw lumalapat sa katawan ni Kaido ang mga atake ni Luffy. Pagkatapos nito ay si Luffy naman ang nagsalita. Pinasalamatan niya si Zoro at Law sa ginawa nilang pagpoprotekta sa kanya hanggang sa mga oras nito. Sa huling panel ay makikita natin na nakangiti si Luffy at dito na nga niya sinabihan si Law at Zoro na maaari na silang bumaba ng Skull Dome at sabihin nila sa lahat na kahit ano man ang mangyari ay mananalo siya laban kay Kaido. Grabe fam, talagang hindi tayo binigo ni Oda sa chapter nito at binigyan niya pa talaga tayo ng napakadaming mga pasabog. Kayo naman fam ang magbigay ng inyong reaksyon sa napakatinding chapter nito ah. Hihintayin ko yan dyan sa comments sa baba. Maraming salamat sa solid na suporta nyo fam. Ingat kayo palagi at stay good fam!